PBB. Maligayang pagbabalik. Kabirada TV is here. Sa araw na ito, ay iba na namang kasaysayan ng bus transportasyon ang ating matutunghayan. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, ay subscribe muna yan para updated ka sa mga videos ni Kabirada TV. Nagsimula sa taong 1991 ang ALPS o ALPS Express, isang sulong pag-aari ng pamilyang Pires na pinangungunahan sa haligi ng pamilya na si Mr. Arcadio L. Pires. At ang pangalan ng kumpanya ay nilikha, hango sa kanyang pangalan na sinamahan naman ang kanyang mga anak. Kaya nabuo ang ALPS o Arcadio Luntok Pires and Siblings mula sa Dagatan, Taysan, Batangas. Si Arcadio L. Pires ang pinakaunang presidente at general manager ng kanilang kumpanya. At nang siya yumaon, ay sinunda naman ito ng kanyang asawa na si Consolacion E. Pires. Bilang isang pamilya, ang mga anak ay binigyan din ng mga pangunahing katungkulan sa kumpanya. Si Mr. Felix E. Pires ay kumakatawan bilang isang vice presidente sa operasyon at isang purchasing manager. Si Mrs. Lourdes Pires Quillupi ay bunsong kapatid at siya ang kumakatawan bilang corporate secretary, senior vice president at finance manager. Si Mrs. Rosinda Pires Makalalan, HR at admin manager. At si Mr. Patrick Henry E. Pires naman ang operation manager. Ito'y sinimulan lamang ng isang Japanese surplus mula sa Prince Motors na unit ng bus. Tumatakbo ito sa ruta mula Batangas patungong Metro Manila, vice versa. Dahil sa magandang pangangasiwa ng pamilya sa kanilang kumpanya, ay mabilis itong napalago. Sa panahong ito ay halos bawat isa o dalawang taon ang pagitan ay madagdagan ang kanilang mga units ng bus. Sa taong 1992, nakakuha sila ng 3 unit ng bus at nasunda na naman ang ibang 4 na bus sa taong 1994 mula sa Triton Company. Parang tila ba kamangha-mangha ang pagsiklab sa paglago ng kumpanya ng ELPS hanggang sa dumating ang panahon na mayroon na silang kakayahan upang bumili ng 2 brand new units ng bus galing sa Colombian Motors Corporation, isang lokal na pagawaan ng bus sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ay maraming buses ang kinuha nila hanggang sa umabot na sa 51 ang bilang nito. Nang ang kumpanya ay patuloy lumago, ay lumawak din ang saklaw ng serbisyo nila sa ruta ng Batangas City, Alabang, Luton at Cubao, vice versa. Inaalam nila ang paglawak ng ekspansyon, kaya ang kumpanya ay lumipat ng lokasyon kung saan makakuha sila ng serbisyo sa maraming pasahero sa Diversion Road, Bulbok, Batangas City. Sa taong 2001, ang ELPS ay pinalawak na naman ang operasyon patungong Mindoro sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Supercut Lines. Ang ELPS ay namumupahan lamang ng mga terminals tulad ng Cubao, Araneta Center, at pati sa ibang bayan tulad ng Limire, Batangas. Sa kasalukuyan, ang saklaw ng ruta nila ay umabot na sa Manila, Batangas at sa iba pang mga probinsya. Mula sa taong 2015, ay narito ang kanilang mga ruta. TAP Batangas City Pier, San Juan, Batangas, via Itza, C5 Road, Turbina. Alabang, Batangas City Pier, via Turbina. Cubao, Batangas City Pier, via Itza, C5 Road, Turbina. Cubao, San Juan, Batangas, via C5 Road, Turbina. Cubao, Naga, Legazpi, Tabaco, Sorsogon City, Gubat, Sorsogon. Alabang, Naga, Legazpi, Tabaco at Sorsogon City. Mga passengers terminal ng Metro Manila. Star Malls, Alabang, Muntinlupa City. Cubao, Quezon City, Itza at Araneta Busport. At sa TAP Avenue, Pasay City, malapit sa Jail Puyat LRT Station. Narito rin ang kanilang pangprobinsyal na destinasyon. Turbina Calamba sa lalawigan ng Laguna. Batangas City, Batangas. At sa mga karatig bayan ng Batangas. Lalawigan ng Quezon, Camarines Sur, Albay at sa lalawigan ng Sorsogon. Sa taong 2016, ang mga ginagamit nilang units ng sasakyan ay narito.
Santa Rosa Daewoo Jetliner, Santa Rosa Daewoo Executive, Santa Rosa Nissan Diesel PKB Body, Santa Rosa Nissan Diesel UD Expo Body, Santa Rosa Nissan Diesel SR620 NV Series, Santa Rosa Nissan Diesel Eurobus Body, at mga yutong buses. Para sa kapakanan ng mga minamahal nilang pasahero, ang ALPS Express ay naglaan ng isang accident insurance para sa pangkalahatang bilang ng kanilang mga pasahero. Tanging layunin ng kumpanya ay ang makapagbigay sila ng maganda at ligtas na serbisyo publiko at agarang aksyon sa mga nangangailangan at harapin ang hamon tungkol sa bus at coach transportasyon sa buong bansa. Para sa mahusay at kakayahang maglingkod, para sa mabisang aksyon at resulta tungo sa tagumpay na pinapangarap ng kumpanya, management at mga empleyado. Kapag ang kumpanya ay may magandang layunin para sa kapwa at ang bawat isa ay ginampanan ang tungkulin, ay hindi malayo na ito ay tumubong mabuti sa tagumpay mula sa maliit na simula patungo sa malahiganting korporasyon. Ikaw kabirada, anong masasabi mo sa ating video? Gusto naming malaman ang iyong kasagutan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung nakakulay pula pa ang subscribe button sa baba, ay di ka pa nakasubscribe. Kaya pindutin mo lang yan tulad nito. Maraming salamat kabirada. At abangan ang susunod nating biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Babayu!